Okay, good morning, good morning, good morning! Baka hindi po nakakilala yung iba, no? I would like to introduce my partner. She's been an OFW for almost 12 years. Medyo matagda na rin sa abroad. From Russia and Singapore. Oh, kung matanda ako, mas matanda naman ang katabi ko. Ang aking partner naman na hindi 12 years, kundi 20 years! Responded of Oman. No? And at the same time, our first ambassador, let's give a big round of applause to her. Thank you. Yeah, I would like to acknowledge our very important guest for today, Kuya. Yes, of course, our very honorable Hans Kapdang, our OWA administrator. And of course, Director Gregorio. Kasi para akong nasa United Nations. Yes. Kasi kuya may representative ha, from Asia. Let's call on delegates from Brunei! Yes. Malaysia! From Singapore! Yes. And of course, sa Asia naman, sa Japan! Yes. And let's move on to America, U.S. Concentration natin ang OFW. Yes, true. Okay. Delegates from Israel. Delegates from Saudi Arabia. From Kuwait. From Oman. Dubai. And of course, from Abu Dhabi. Ginagawa natin because this is the first time na nag-gather ang lahat ng OFWs all over the world dito lang sa Fritz Remo event! Kuya, the Fritz Revolution is a conference, it's a two-week summit, no? That aims to bring together OFWs to learn and help promote our mission of transforming OFWs' lives. Actually, the Fritz Revolution Conference is a two-week summit, no? Kuya, kakasabi ko okay. Pero, sabi ko nga, very historical ito. Ano ba bakit? Bakit? Kasi, meron tayong message, no less than the President himself, President Rodrigo Roa. Ay walang iba kundi someone that's very close to our heart. Yes. Diba? Grabe na siya. Siyempre matagal na natin mga aalay ng Fritz Revolution International, ano? And of course, we would like to Let's call on stage. Let's give a big round of applause.
Boston, former Axe OFW party list, Congressman Bertiz! Good morning po. It's truly an honor that I will be reading this message from the Office of the President and Yes. Kung napansin nyo kanina, may napansin kayong mga statwa doon sa likod. Okay. Sino nakapansin ng mga nasa statwa sa likod? Yan. Yung ating mga human gallery yun. Kasi yun po ang ating mga fresh ambassadors na may kanya-kanyang kwento. Yes. No? Alam nyo naman po dito, di ba sa Middle East, no? All over the world, maraming mga challenges na kinakaharap ang ating mga kababayan OFWs. Kuya, may humanization. Saudization. Kung ano pa. Emiratization. Uh-oh. Lahat po ng isang nating mga kababayan natin, Miss Marita, ano? Kasi marami talagang mga nahukulong, no? Yung iba, kung ano anong nangyayari sa mga kulungan, pero siya yung naging triumphant doon sa kinaharap niya, ano? And now, let's call on Tunga from 7 years, no, working in Qatar. Tawagin po natin siya. So, would like to call
Miss Jennifer Suma. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tulad po ng karamihan, ako po ay isang ina na may pamumuhay dito sa Pilipinas, pero may napakatayog na pangarap para sa mga anak. At dahil sa kahirapan, yun po ang nagtulak sa akin para mag-abroad sa Middle East. So nagtrabaho ako doon, naghanap buhay, pero naging baliktad ang pangyayari. Hanap buhay na nauwi sa agaw buhay. So ako, nagkaroon po ako ng sakit na cancer. Nung ako ay nagtatrabaho, habang ako ay nagtatrabaho abroad. At dahil doon, syempre bilang ina, ang pinakamasakit ay yung maisip mo na hindi mo na matutupad ang pangarap para sa iyong mga anak. Yung maisip mo na alam mong wala nang magmamahal ng tulad ng pagmamahal ng isa para sa mga anak. So, nahanap ako ng pangalawang tahanan. Nalaman ko ang totoong mission ko sa buhay at kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng magandang buhay. At yun ay ang makatulong ka sa kapwa mo, Pilipino, sa buong mundo. Kaya for every chances po na mapupunta ako sa harapan at maririnig ako ng sambayan ng Pilipino, alam ko na maraming anghel ang nagpapasalamat at nagse-celebrate dahil victorious na naman ang isang tulad ko na naririnig ng maraming Pilipino at nakakapag-inspire ng nakakarami. Kaya maraming salamat sa Fritz Revolution. Dahil sa inyo, natuto akong lumaban. Dahil sa inyo, naging mas matatag ako at nagbago ang aking pananaw sa buhay. Maraming salamat po. Okay, thank you so much. Thank you so much. Grabe na. Ayan na, sabi ko sa inyo, yung mga tissue. Umpisa pa lang po yan, ano? Kasi alam mo nung Marita... But these are real life stories of all the doctors. This is the reality, no? Sa mga ngiti, may lungkot talaga. Yes. Kasi nung pag nasa Oman ako, karamihan ang nire-report ko, yung mga humingi ng tulong sa akin, syempre, yung mga nagkakasakit. Yung iba, nagkakaroon ng cancer. At yung iba naman, hindi na umaabot yung makarecover. So, I think, galing nang nangyari kay Miss Jen Suma. Yes. Okay. Complete turnaround. Now let's call on another inspiring story. Ito matindi naman matindi ito. Grabe ito. Mm-hmm. Ito ang next speaker natin. No? Isa din siya sa mga idol ng Fritz Revo. Although ilang almost 20 years na po siyang OFW galing ng Italia. Napakalaki ng puso. Oh, grabe ito. Ito napakataba. So, ngayon ha. Napakalaki ng puso. Para sa mga OFWs, without further ado, I would like her, Ringo Anakan! Yeah, kampay! Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa maniwala't hindi po kayo, addict po ako dati. Nanulong sa bisyo dahil sa depresyon, nalungkot dahil nawalay sa magulang.
Norm. Pwede naman pala maging abnormal pwede. Ang kitaan. Grabe, no? Imagine. Ang laki talaga ng transformation ng dating pusher. Yes. Uy, ako ulit mo. Alright. Another inspiring story. Grabe, pag na-meet nyo to, pakinggan nyo ang story niya. Kakaiba ng story nito. Kasi diba, lalo na sa Middle East, no, majority ng mga kababayan natin is kasambahay. At yung iba, parang iniisip nila, pag ako makasambahay, wala na akong future o wala na pag-asa. Pero ito, kakaiba ito. So let's call on Elma Bautista. 15 years pong nagtrabaho sa Milan, Italy. Ako si Elma Bautista, Batanggenya. Ang tatay ko po ay isang ordinaryong magsasaka. Ang nanay ko ay isang guro. Isinala po namin ang aming farm, ang aming bukit, at ibinenta po ng tatay ko ang mga alaga niyang baka para po makapagtrabaho ako sa abroad. 10 taon po akong nagtrabaho sa Italia na illegal, undocumented po. So ibig sabihin po, 10 taon po akong hindi umuwi ng Pilipinas. Pero, dahil po sa French Revolution, na ibalik ko po yung farm na isinanla namin. Nakapagpatayo po kami ng bago at maayos na bahay. At nakaahon po kami sa kahirapan. Katulong po ako ng mga Italiano. Ngayon po, katulong ako ng French Revolution para sa misyon. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Elma. Grabe talaga, no? You can't help but, you know, be touched by their stories, Kuya. Yes, of course, because this is our real life stories, no? Grabe talaga, parang hindi ako magpagsalita kasi isipin mo si Janwa from nakulong, tapos nagkasakit ng cancer, tapos from working sa bahay. Sa bahay, may grabe talaga, no? Pero ito, maganda din ang story nito. Very successful din itong tao na ito. Ilang taon na siya? Parang 20 years po sa OFW ng dealing ng Saudi and Kuwait. Yes. Without further ado, I would like to call Mr. Peter Ramore! Ako ba yan? Kwapo niya na. Good morning sa lahat! Good morning! Good morning sa lahat! Good morning! Ako nga pala si Pedro Sabado Ramores II. Baka may kamag-anak ako dito. Ayan. Tubong Bicolano po. Mga Bicolano dyan. Oragon. Yeah, para makilala. Totally 22 years po akong nakakalungkot, no. Ayan, kasi marami tayong kasamahan na patagalan daw sa abroad. Nakakalungkot isipin kung hindi ako nag-successful sa abroad. No? Ang edad ko po ngayon is 43. 1997 ako nag-Saudi Arabia. Ayun po, last 15 years mas gwapo ngayon kaysa joke lang po, no? Medyo kinakabahan kasi. Ayan, 22 years po ako nag-abroad. 1997, nag-Saudi Arabia, Jeddah. Dahil punong-puno po ng pangarap, dahil laki po ako ng hirap. Ang nanay ko at tatay ko, mahirap po. Walang sarili pong properties, walang sariling bahay, nakikitira. Sabi nila, pag nag-abroad daw, madodoble ang kita. No? Sa mga tiyahin ng mga ex-abroad. Kaya ako po yung nagtungo sa abroad. Sabi nga, ginawa lahat. Kumbaga, tinodo. Mekaniko po, ang natapos, mekaniko po sa abroad. Talagang ginawa ko lahat. Mekaniko, naging foreman, naging supervisor, lahat po ginawa ko. Na-news pa nga ako na isang pinakamagaling na mekaniko.
Pero, kaya sanay akong manyus. Kaya kahit ano yung posisyon mo, todo mo. Pero tinodo ko, wala rin nangyari talaga. No? Mabuti na lang, that is 2013, natagpuan ko, nakilala ko ang Prince Revolution. 2013 po. Nakita ko po yung buhay o kung paano talaga yung gawin bilang isang OFW. Ngayon po, naibibigay kong lahat dahil sa Prince Revolution, yung pangangailangan po ng pamilya ko, especially sa mga anak ko, na hindi ko na experience nung ako'y bata pa. No? Sa asawa ko, naibibigay ko yung gusto niya. Grabe. Kada birthday niya, properties ang regalo. Dito din tayo ng asawa ko. Ito siya, si Rachel. Grabe yung suporta niya sa akin. Talagang yung struggle namin ng isang dekada sa abroad, grabe. Kung sabi ko nga, kung hindi ko natagpuan ng Prince Revolution, baka mas mahirap pa talaga sa dati. No? Lumaki sa walang ilaw, walang tubig. Naalala ko nga nung first year ko dito sa Prince Rebo, no, kwento ko. That is unang attend ko ng training natin dito sa Pilimbes City. Nag-stay kami sa hotel sa labas sa Sogo. 3 days kasama namin yung bunso namin, matinlan ng training. No, doon kami. Sa ngayon po, may sarili po akong hotel. Dito sa Prince Rebo. Stay kami ng December, bayad na bayad ko po yun. Tapos dito po sa loob ng Pilimbes City, kasi challenge ko yung sarili ko, sabi ko darating ang araw, may properties po ako dito. May tinitiran po ako isang condo rito sa West Park. No? Ang condo ko po dito, 6 na. Sa 6 years ko po. Grabe po yung nag-turn ng buhay namin na ginawa ng Prince Revolution. Grabe po. Nabili ko po ng nanay ko din na naparamdam ko habang buhay pa yung parents ko, yung nanay ko, nanay ko na natitira. Kaya may mga magulang pa dyan, itodo mo na, ibigay mo na kung ano yung dapat ibigay habang buhay pa. Pinaramdam ko sa kanya, pinapirma ko nga ng mga document ng property. Sabi ko sa'yo yan, nay, binili ko po siya ng malaking lupa at nagsarili niyang bahay sa Cavite. Oo, habang nandiyan pa siya kasi sabi ko nga hindi ko na nabutan si tatay ng pagbabago ng buhay namin. Yung po yung naibigay sa akin, 17 properties. Just 6 years po. Oo. Ayan siya. Natuto po tayo kung paano talaga. Kasi wala kang may tuturo pag wala nangyari sa yung mabuti sa tao. Yes! Tulungan mo muna yung sarili mo. No? Yan po yung isang power natin. Bakit marami tayong natutulungan sa ngayon. Hindi ko lang po natulong. Tinulong ko yung sarili ko. Then thanks God, galing lahat sa kanya to. At marami tayong natutulungan ng mga kasamahan. Nakapa-inspire tayo. Okay. Yes. Thank you, Prince Rebo. Sabi ko nga, parami tayo ng parami. Taon-taon. Kaya habang dumadami tayo, mas marami po tayong matutulungan. Thank you so much, Mr. Peter. Yes, thank you. Ang hindi ng istorya niya, grabe. No? Nung una, nung napakinggan ko siya, kala ko, ang yaba naman itong tao na to. Sobrang kondo. Kasi isipin, yung hindi na makakilala sa kanya, ilang kondo nito? Ano, pwede ba? Dating mekaniko. Pero nung nakilala ko siya, grabe. Di ba? Okay ba? Yes! Okay, ito pa, kasi hindi naman porque mekaniko, nagtrabaho sa bahay. Iba-iba naman ang mga OFW, pare-pareho lang yan. Yes. Diba? Kahit nurse ka. Diba? Kaya papakinggan naman natin ang kwento ng isang nurse from the UK. Let's call on Miss Eden Serrano. 20 years old. Thank you. Sinong gustong umaman dito dahil sa kamay? Ako po si Eden Serrano, nurse po sa UK. 20 years na po ako sa UK. Bago po ako nag-abroad, ang laki-laki ng aking pangarap. Gusto kong yumaman ng yumaman. So, ang buong akala ko, ang pag-a-abroad, ang siyang susi ng pagyaman ko. So, iniwan ko po ang dalawa kong anak at ang aking asawa. They were 2 and 3 yung mga anak ko po.
At pagdating ko po sa UK, ibang hindi ko maintindihan kung malungkot o masaya ang aking nararamdaman. Kasi galing po ako ng Maynila na napakasaya. At pagdating ko po doon, sabi nila summer, pero napaka-gloomy, ang lamig-lamig at walang mga tao. Alas 5 pa lang po ay tulog na mga tao, sarado na mga tindahan. At iniwan ko pa ang dalawa kong anak. So, pagdating ko doon, wala akong ginawa kundi magtrabaho, nang magtrabaho, nang magtrabaho. Ang normal na pagtatrabaho po doon ay 37.5 hours per week. Pero ginawa ko po siyang doble. I used to do 7 nights a week or 60 hours a week. Nang sa ganon, ay makuha ko po ang laki kong ambisyon at pangarap na maging mayaman. Lahat po ng ward, lahat po ng areas, nag-duty po ako. Nang sa ganon, ay matupad ang aking pangarap. Dumating ang aking mga anak at asawa. Dahil po sa abroad, wala naman po tayong katulong na pamilya na maaasahan na tumulong sa atin. So ang ginawa namin ng asawa ko ay alternate po kami na trabaho. Ako po ang panggabi, siya po ang pang-araw. So halos magsuluan lang kami ng susi sa aming driveway. Pagdating ko sa umaga, aalis din ang asawa ko magtrabaho during day shift. At ako po'y maghahatid sa mga anak ko na alas 8. Babalik sa bahay, magligpit, at 9:30 sa umaga, mag-uumpisa na ako matulog. At alas 2, gigising ulit upang sunduin ang dalawa kong anak sa eskwelahan. So, in reality, 3 o 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw. Ginawa ko po yun ng 10 taon. Hanggang yung aking panganay ay lumalaki na. At mula nung 10 taon na yon, hindi ko man lang naranasan mag-spend ng time sa Christmas sa aming pamilya, sa aking mga anak. I always work during Christmas, all the holidays, kasi po mataas ang rate. So lahat po ng weekend, nag-duty po ako dahil mataas po ang sweldo. Nung lumalaki na po ang anak ko, sabi sa akin na anak ko, Mom, you're always helping other people. You're always in the hospital. You're always in bed, caring for other people. But you don't even dare to care for us. You never spend time with us during Christmas. You never have time for us during weekends. You never take us to the park. Only that. Yun po ang napakasakit na sinabi ng aking anak dahil siya po'y lumalaki na. At na-realize niya na wala pala siyang ina. Na tuwing siya, sila ay kailangan makita ako, wala po ako. Dahil nandun po ako lagi sa ospital na nagpamagtrabaho upang yumaman ang yumaman. Pero na-realize ko po na hindi pala sa pagiging hardworking mo, makuha mo ang success. Sabi ko sa anak ko, anak, konting tiis na lang. Kaya natin ito. So, sabi na asawa ko, kailangan gumising ka at magplano tayo ng ibang paraan dahil hindi lang sa pag-duty mo ng 60 hours o 7 nights a week natin makamit ang ating success sa buhay. So, naganap kami ng ibang mga opportunity. Lahat na pasok ko po, ang pagtitinda, lahat ng networking na pasok ko, wala pa rin. Hanggang isang araw, namit ko po ang Fritz Revo. Hindi ko sukat akalain
na siya pala ang makakapagbago ng aking buhay. Siya po ang nagbigay sa akin ng quality time upang makasama ko ang aking mga anak at asawa. At siya rin ang nagbigay sa akin ng tina. Entrepreneur. Wala na po ako sa aking trabaho ngayon. Hindi na po ako nag-duty ng 60 hours. Woo! Hindi na po ako nag-night shift. Yes! Kung nakita niyo po ang picture ko nung kararating ko sa England, sabi ng mga tao, mas bata na raw po ako ngayon, tignan. Dahil wala na po ako stress. At ang magandang balita pa, lagi ko na po kasama ang aking anak, mga anak. At first time po na nag-Christmas kami ngayong taong na ito. Tatlong taon na kasama ko sila during Christmas. Dahil hindi na po ko nagtatrabaho. Ang maganda ay lagi na po ako nagtatravel. Nagtatravel, ang pangarap ko po ay natupad na. Pumunta. Nakasama ko ang aking mahal sa buhay. And recently, ngayong taon na ito, hindi ko na matandaan kung ilang bansa po ang aking nakita. At parang malaking-malaking pasalamat po namin kami ng aking asawa na si Jami. Maraming salamat, Fritz Prevo, sa ginawa niyong changes sa aming buhay. Decide that time na sinabi sa akin, halika, sumama ka dito sa Fridge Revo. Siguro, wala ako ngayon dito sa harapan nyo at nandun pa rin, nag-duty. Ewan ko lang kung ilang gabi. Ngayon po ang aking mission, dahil po napakalaki nang naidulot sa aming buhay ng aking asawa. Ako po ay tumutulong upang i-share ang mission ng Fridge Revo. Lalong-lalo na ang aking mga katulad ng overseas Filipino workers who are still working abroad. Na wala sa abroad ang pag-asa, kundi nasa mindset. At it's just an immediate desire and ambition to take on board. And if opportunity comes your way, as long as you know it's good for you, then take it. Maraming salamat. Okay, thank you so much, Miss Eden. Sino dito nakakaralay sa unang story ng kwento na kakakabay? Kasi kuya, sa totoo lang ha, ang mga bata, they only have one childhood. Correct. Diba? Isa lang yan, lalaki yan. Pero nasan sila? Diba? Tandaan natin ang mga OFW, kumisan nasa second generation. Tapos nasa first generation, second generation, tanggalin na natin ang yes, third generation. Dapat hindi na ipamahala. Huwag na. And by the way, si Miss Eden at saka si Mr. Jamie, no? Sila yung awardee natin ng 700 Club. Huwarang OFW. Yes, huwarang OFW. Family category winner. Okay. Excited na ba kayo? Diba, kuya, sandali lang, okay. Love ko talaga si Ate Eden. Eh. Kasi, can you see? Did you see the pictures? They're traveling together as a family, only in their 40s. 40. Diba? Parang makaidaran ko lang, diba? Parang nag-retire na sila. They're living that kind of life, yes, at their 40s. Yun yung mindset na binabago natin. Why? Diba? Enjoy life at a younger age. Yes! Yes. Dapat talaga ganun. Magta-travel ka, pag-ugod-ugod ka na. Oo. Hindi ka na makakakit sa Mount Sinai. Hindi ka na makapag-enjoy. Kasi this marami kang pera, tulog ka dyan. And yun yung yun eh, yung Fridge Revo, yes, nangyayari ang mga pangarap nating lahat. Correct. Maganda ba? Yes! Kuya, may mas maganda pang story. Ito, may isa sa paborito ko rin to. Maraming gumagawa dito sa Oman. True. Now, so without further ado, let's call on Miss Janet Morris. 12 years OFW from Milan in Italy. Hello!
ay si Janet Mores, 12 taong OFW sa Milan at saka po sa UAE. Isa po ako sa libu-libong sumasalamin sa pangarap ng OFW na makapag-negosyo sa Pilipinas. Sino dito sa inyo kaya nag-abroad ay gustong magkaroon ng business sa Pilipinas? A sustainable business na hindi mo lamang umalis at iwan ang iyong pamilya. Lahat tayo ang pangarap ay gusto na matulungan ng pamilya. Pero paano? Kung wala kang matibay na business sa Pilipinas, hindi ka magtatagal. Babalik at babalik ka rin ang mahuba. Yes! Nag-honeymoon tour po kami natali. Honeymoon po iyon. Hindi na po kami bumalik. Nag-TNT po kami dahil nakita ko na ang pagiging OFW lamang ang solusyon na makakapagbigay ng gamot sa nanay ko, makakatulong sa aking mga kapatid, na dumami na mga kamag-anak na nadadagdagan taon-taon o buwan-buwan. Pero alam niyo po, hindi po ganun kadali. Ang mga nakikita niyo po na selfie, yan po ang hindi realidad. Sobrang hirap po ng pinagdaanan namin dahil kami po ay PNP. Alam niyo po yung kailangan mong hintayin na makakain yung iyong amo ng tanghalian. Saan ka pa lang kakain? Gutom na gutom ka na, wala ka namang magawa. Kasi sila, kailangan mainit ang pasta na iyong bibigay. Kailangan may vino, etc. etc. Dibilang po yun. So pagtulog ng bell, kring! Ipapasok mo yung sunod na kakainin. Kring! Ilalabas mo yung mga plato, isusunod mo na dapat umuusok pa siya. Dati po akong maganda ang trabaho dito sa Pilipinas. Pero hindi po siya sapat para sumuporta sa lahat ng bagay na gusto ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Kasama ko po ang aking asawa. Napakahirap pong ihanap ng trabaho sa Italy ang lalaki. Dahil naglilinis po ng bahay, etc., banyo, which is, akala nila ang mga lalaki ay hindi pulitong maglinis. Kaya po ang ginagawa namin sa amin pong extra time, palabok, panset, CD, DVD, hindi ko po alam kung saan kamay ng Diyos lumalaglag ang mga CD galing sa Pilipinas. Ang importante po, lahat ng ibinebenta namin, bawat euro sa pagpapadala ng gamot para sa nanay ko. Wala po akong ibang iniisip kung hindi ang masustain at mabigyan. At lalong-lalo na ang nanay ko sa Pilipinas. Pero alam niyo po, maganda na sana eh. Malaki po ang kita sa ganito. Kasi po, pupunan mong 1 euro, balik po nun 2 euro sa inyo. Maayos na po sana. Kaya nga lamang po, illegal po ang pagtitinda ng mga ganyan. Lalong-lalo na po sa bansa na hindi ka makapagsalita dahil kami TNT. Wala po kaming papel. Hindi po kami makapagsalita ng language nila. Ang gusto lang na kita para sa pamilya. Alam niyo po, isang araw, nasa harap po kami ng parang gilid ng simbahan, nahuli po kami ng pulis. Akala po kasi nila iba yung ibinibenta namin. Akala, siyempre, di ba, alam niyo naman, may mga ibang istorya ng droga at kung ano pa. Nung nag-aabutan po ng pera, kasama po kasi ako ng pulis. So that time po, alam mo yung pakiramdam mo, helpless ka. Pakiramdam mo, masakit sa'yo dahil yung ibang Pilipino, sinasabi nila na bawal yan, dapat hindi mo siya ginagawa, pero wala po kaming choice. Dahil kung hindi namin siya gagawin, hindi po kami kakain. Mabuti na lang po, napakabait ng Diyos. No,
nahuli kami nung makalabas. Ginawa pa rin po namin uli siya. Ganito po kasi the resilience. At patuloy ko po siyang gagawin kung ito po ang paraan para masuportahan ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Pero alam niyo po, isang bagay po ang nagpabago ng buhay ko, hindi lang po ng buhay ko, buhay ng pamilya ko, sustain na gamot para sa nanay ko, magandang bukas at tulong sa kapatid, at ang aking anak, hindi ko na po iisipin at hindi na ako matatakot. Isang bagay lang po siya. Nakilala po namin ang Peach Revolution. Sila po ang nakapagbigay sa amin ng napakagandang oportunidad. At ang oportunidad po na ito, nilakap namin ang buong buo. Umatel po kami sa mga programa nila na kung sakalong umatel po ako, doon ko po na-realize at natutunan ang salitang negosyo. Doon ko rin po natutunan ang salitang relasyon ng pamilya. Doon ko po natutunan kung papaano OFW ang kaunti mong kinikita ay hahati-hatiin mo para magkaroon ka ng uuwian sa Pilipinas. Doon ko rin po inaasahan ang oportunidad ng pangninegosyo kung saan kami natutong mag-asawa. At sa awa po ng Panginoon, after 12 years, ang pinapangarap pong negosyo ng asawa ko, by the way, siya po ay nakauwi na sa Pilipinas. Meron na po kaming negosyo ng salon at saka po buy and sell. At ito po ay binhi na itananim ng Fitch Revolution sa amin. Na kung saan tinuturo kami na ito ang proseso, ito ang daan. I-prepare mo ang uuwian mo para kailanman ay hindi ka na umuwi at magtatrabaho sa ibang bansa. Maraming maraming salamat, Fitch Revolution, sa pagbabago ng buhay ko, buhay ng pamilya natin, at buhay ng napakaraming Pilipino. Tutuusin, pwede na po kaming umuwi dahil naturuan po kami ng frugal living ng Fitch Revolution. Ang dahilan kung bakit hindi po ako umuwi ay ang napakaraming Pilipino na nakita ko, nakagaya ko, na nagtitinda ng kung ano-ano. Nakagaya ko na hirap sa pagtatrabaho. Dahil baka po isang araw, ako ang makapagbibigay sa kanila ng opportunity kagaya ng nakita ko sa Future Revolution. Yes! Thank you so much, Miss Janet Morris. Yeah. It's the opportunity being given to us. Yes, let's grab it. Kuya, alam mo naman, ginagawa natin ang lahat para sa kanila. Tama ba? Yes! And by the way, very competitive din si Miss Janet Morris. Bakit? Kasi siya lang naman ang OFW Prince People's Choice Award 700. Grabe dito siya. Kaya dumami na tayo sa nagsimula ng ating Fritz Revo. Yes. Dumako na tayo sa ating founders. Yes. Dumako na tayo kung sino talaga ang nagbigay ng break sa lahat sa atin. Yes, kung sino nagsimula. Kasi karamihan dito sa lalo sa mga press media natin, mga bago. Ano ba yung pinagsasabi nito mga Fritz Revo na ito? Ano ba yung ibig sabihin ng Fritz? Without further ado, we would like to call our Fritz mentor,
sarili ba? Ito ang sigaw na revolusyon! LRW Reach Your Life! Ito po ang misyon ng Fridge Revolution na sana sa bawat Pilipino na lumilisan ng ating bansa ay makauwi ng mas maaga, may kalakasan, kakayahan, at hindi na muli bumalik pa sa dayuhang bansa. Ito ang pangarap namin mag-asawa. Kung nagawa namin mag-asawa, ay kaya-kaya din ng bawat Pilipino lumisan sa ating bansa. Thank you so much. I was speechless nung nakikita ko yung sulat ng ating presidente. It's a message. Hindi ko akalain na darating sa point, diba? Na dati ang huwarang OFW ang laging nag-a-acknowledge sa atin. But this time around for year 2020, umabot sa ating presidente kung paano natin binabago ang buhay ng mga OFW. And thank you so much, Sir Hans Kagdak, for coming. Napakalaki po ng emosyon ng bawat mga OFW na nasa likod nyo. Sobra! Kami po na 15 taon na nagtrabaho sa abroad, kung nakikita nyo, full of energy ang mga taong ito. Sumisigaw kami! Kasi, nabago ang buhay nitong mga to. Pero ginawa namin mag-asawa ang lahat. Paano makakarating sa presidente? Dahil alam namin na hindi lang buhay nila, hindi lang ako ang titira sa malaking bahay. Kung nagawa namin, kayang-kaya rin ang maraming Pilipino. Dati, 12 inodoro ang nililinis ko sa loob ng isang araw sa Italia. Yung angkan ko, lahat galing Italy. Nung nakita ko yung nanay ko na nakaluhod na sa bowl, doon ko nakita na ganito pala kahirap ang ginagawa ng nanay ko, mapag-aral lang ako sa magandang eskwela sa Pilipinas. At nung ako na ang lumuluhod 12 beses sa inodoro sa isang araw, sabi ko, ito na ang huling generasyon na maghuhugas ng inodoro sa aking pamilya, at ginawa ko yun! Yes! Dahil may isang taong tumulong sa akin. Tayo mga Pilipino, punong-puno ako ng pangarap. Noong naging teller ako ng bangko, akala ko na bago ng buhay ko. Dahil hindi na ako nakaluhod sa inodoro, nakaupo na ako maganda, may lipsticks sa remittance center. Pero nung namatay ang tatay ko, hindi ko mapauwi ng bansa natin ang kanyang bangkay dahil may lipstick na ako, naka-high heels ako, wala naman akong ipong kalahating milyon para maiuwi ang kanilang bangkay. Tama? Yes! Kaya dapat mag-member kayo sa UWA, ha? Yes! Dahil, nung time na yun, hindi ako member, pero pag-member ka ng UWA, libre! Nung panahon na yun, nakita ko, hindi ko pa nababago ang buhay ko. Pinauwi ko ang bangkay niya ng ashes. Dahil ang pera ko lang meron, is 100,000. Doon ko na realize na hindi pa tapos ang laban ko sa sarili ko. And I'm very happy na dumating sa buhay ko ang taong ito na pinartiran niya yung sipag ko, yung pangarap ko. Tayo mga Pilipino, di ba? Favorite nga tayo ng buong mundo eh. Taga, taga, taga. Di ba? Sa totoo lang. Kaso, may kulang. Ba tumanda na ako? Ako na may dasal ng dasal. Ginagawa ko naman lahat. Hindi ako nagnanakaw sa amo. Kung ano-ano na. Pero ba't ba ako hindi sineswerte? Di ba? Totoo? Yes! May kulang! At itong tao ito ang nagturo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Umamin man siya at hindi. Pero sinundan niya ako sa Italia dahil hindi siya mabuhay nang wala ako sa tabi na. Yes! Bawi ako mamaya, mamaya.
sinasabi ko na may dugong Chinese, pero may puso ng Pilipino. Tama? Siya nang magkakwento at aamin ko talagang sinundan niya ako. Without further ado, ang taong nagbago ng buhay ko at tumulong sa lahat ng mga OFW para lumaban, Fridge Mentor Terrence Rainey, my better half! Ano mo nasasagot dito? Kung sumulot mo siya, malaman kung sumulot mo talaga o hindi? Yes! Hindi. Siyempre, in love ka, di ba? Actually, I came from Sambuanga. No, I came from a rich Chinese family. No, so alam niyo naman, pag sa Sambuanga at that time, magulo pa siya. So, pag nanonood ka ng sine, hindi mo alam kung ang sine bang sumasabog o yung totoong sinehan na. Diba? So, lagi kami may bodyguard. So, I didn't have the freedom. No, mayaman kami, but I didn't have the freedom. Di ka nanonood ng sine. Lapas-pasok ako sa eskwela. Yung mga kaibigan ko nag-gimmick, ako naman hindi. So we were rich, but we were not free. So what I did, sabi ko, gusto ko ng freedom. So pumunta ako ng Maynila. Nung pumunta ako ng Maynila, gusto ko ng freedom, nakilala ko si Ted. Babawi ako eh. So, na-inlove ako. Tapos, siyempre, at that time, a Chinese and a Filipino hindi pwede mag-asawa po. No? So, my parents, it's very traditional. So, it's more about the tradition. So, pumunta siya ng Milan, ako naman, in love na in love. Mami na. In love, sumunod ako sa kanya. So, aaminin ko, pumunta ako sa abroad because of love. Yeah. Because of sa kanya. Tapos, nagbagong isip. Bumalik ako dito. Nag-tour lang ako doon. Tapos, after 1 year na naman, pumunta na naman ako. Then, ito na. Nung pangalawang punta ko, hindi na niya nilabas yung ano ko, passport ko. Tinago niya yung passport ko. Kaya hindi lang ako nakabalik dito. Naglabas ng leje, na amnesty na yung mga nandun na bibigyan nila ng papel. So we decided to start our relationship, to start our family in Milan. Wow. No, so that dating rich Chinese family na in love, na disown, no? Malungkot po. Actually, hindi ko na ikikwento yung buhay ko doon kasi first time ko maglinis ng bahay, first time ako naglaba, first time ako lahat, first time, no? Sa Pilipinas, upo. Pagkatapos kumain, uwi na, di ba? So, first time, hindi ko na ipagwento po yun. Tapos, malayo ka pa sa pamilya, wala kang tatawagan kasi na-disown po ako at that time. It was very hard for me. Then, from a rich Chinese family, naging poor. It was my first time to be poor. No, talagang isang buwan kami. Then, nakita ko, anong kulang sa relationship namin? She has the fire, she has the energy. Ang kulang lang pala is mindset. Kasi I came from a Chinese family, ang pinag-uusapan sa table, negosyo. Ang pinapag-usapan sa table is disiplina. Which I think, karamihan sa atin mga Filipino, ay kulang pa. So ang ginawa lang namin, trinay namin gawin sa buhay namin and naging successful kami. Then we realize, di ba, hindi lang pala kami ang may problema, marami pa pala. Then we decided to start this Fridge Revolution. So, hindi po totoo po yun. Sumunod ako sa kanya because so, of love. So, nakikita po namin na nung naturuan niya ako kung ano ba ang dapat na i-couple ko doon sa akala kong secret of success at nagbago ang buhay namin habang kami ay nasa Milano. Sa bawat araw na naglalakad ako at nakikita ko yung mga kababayan ko, ang bigat ng bag, pagod, hindi nakakakain. And then, doon kami nag-decide na ang laban namin para sa pamilya, kailangan ikalat namin sa maraming mga OFW. Sobra ko talagang mahal ang mga OFW. Kahit na ako, umuwi na ako sa Pilipinas, lagi ako pala.
sa bansa natin. At ano ang aming ginawa? So, tatlong bagay na ginawa namin, no? This is what we did to our life. This is also what our leaders did to their life. Itong mga tumayo dito, and hindi lang po sila, hindi lang anim. Kung hindi, nasa likod nyo, nabago na rin ang buhay, tama? Yes! And ito po nasa likod nyo, are not all ordinary OFW. These are OFW leaders! Yes! These are OFW leaders! Yes! Hindi lang ang buhay nila, binabago nila, kung hindi buhay ng ibang OFW! Yes! Ito, anong ginawa namin? Tatlo lang naman, ano yung una? No, binago namin yung mindset. I am very privileged today kasi nung umuwi kami sa Pilipinas, yeah, na nag-start tayo. Nag-start pa lang kami ng pangarap. There's something, sabi ko na. Kasi pag tinignan mo, in this room, I am the least person yata na mag-OFW. Diba, mayaman ka na, nag-aaral ka na mapuwa, nag-graduate ka, board pastor ka, etc., etc. There's no reason why for you to be an OFW. But now, pag tinignan mo sa likod, kaya pala ako naging OFW, kaya pala ako kailangan maglinis ng bahay, kailangan pala ako maghirap, kailangan pala ako mag-inlove sa Pilipino. Bakit? Kasi may gagawin ako sa mga OFW! Kasi bahay ko yung OFW! Kung dito lang na OFW, I have to be an OFW as well! Namin. Ang una, umuwi ako sa Pilipinas, sabi ko, ano ba gagawin niya? Pakatulungan ng marami. Nag-attend ako ng isang leadership training ni Sir Francis. Palakpakan natin! Wala yung pre-revolution kung wala si Sir Francis! Yeah! Si Sir Francis, habang nag-attend kami, binubulong ko na to. Sabi ko, gusto ko dahil si Sir Francis na tulungan yung mga OFW. Pinapag-usapan namin, paano din natin kaya si Sir Francis? Pero napakalaki ng puso niya. Kaya buhay ang pinigay si Sir Francis at dati niya sa ating mga OFW. Year 2010, sinabi ni Terry sa kanya, Sir, wala kami budget. Sabi niya, kumagaya na lang yung kaya ng puso niyo. Gusto ko yung mission niyo, tutulong ako. Year 2010, sumama siya sa aming asawa, umikot kami in 16 cities in 1 month na halos nagkasakta si Ate Lilia, kaya buhay ang kapalit na ibinibigay niya sa atin. Doon ko na-realize, di ba lahat tayo may pangarap? Yes! So we go to our dreams, hindi pala yun, we grow to our dreams. Yes! If we want to be richer, if we want to be successful, kailangan baguhin natin sarili natin. Kailangan natin improve yung sarili natin. No, so, ang ginawa namin because of Sir Francis, umikot kami. First time in history. Ang iba nagdadala ng artista, kami nagdala ng... artista. Pero, we were afraid kasi pag artista, punong-puno ka agad. Yung mga Pilipino, pag tuturuan ka... Pag sinabi mo, artista, puno yan. Pag sinabi mo, tuturuan ka, i-inspire ka, higap na higap i-attend. Tapos, ang maganda dito, this is the first time we did it for free. Just imagine, 16 cities free. Yung mga, bago pa lang kami sa abroad, sabi ng mga Philcom, mga religious leaders, business leaders, sabi nila, imposible yan. I'm sure o magpo-promoting kayo. But they realize na after the event, walang nangyari promotion, wala nangyari bentahan kung hindi talaga yung puso namin ni Sir Francis na talaga mag-uwi. And from that time on, we learned na kailangan pala namin i-share kung ano yung natutunan namin. Of course, hindi namin kayang bigbitin every year, every moment na nasa abroad ka na yung mag-asawa. And so, natuto kami mag-asawa because of the blessing na binibigay sa amin ni Lord. We attend several trainings abroad.
worth 500,000, 1 million galing sa bulsa namin. And that's what we are sharing for free to many OFWs abroad. That's the news sa iyo! From London, Europe, and Asia, hanggang sa marami na po ang na-inspire at sumali sa revolusyon ng pakikibaka. So, ito po yung binibigay namin free events and training sa mga kapwa nating OFW at nakakataba ng puso na unti-unti na babago ang buhay nila dahil yung mindset lang naman, yung maling mindset ang kailangan baguhin. And what is the secret formula na ginawa namin mag-asawa at ng marami namin mga OFWs na nasa 1 million na ang nababago ay sinusundan nila, di ba? That's the events and training sa binibigay namin. Kasi marami na po lang ano yun, di ba? Marami na nag-financial literacy. And ilang taon na natin ginagawa yan? May nababago bang buhay? Yes, maybe, but it's not what we want. We want the entire OFW na mapagbago na makakauwi. No, so, what happened is, tulo ng how, pero yung sa puso din natin binabago. Yung mindset din natin binabago. No, ayaw natin maging mukhang pera. Paano lalapit sa'yo yung pera kung ayaw mo tawagan na mukhang pera ka? Sino dito mukhang pera? Yeah! Diba? How will money come to you if ayaw mo? But again, yung mukhang pera namin po ay may kapalit. We are now helping the Philippines. Yeah. Kahapon lang, pumunta kami sa charity, diba? So every year, every year po, ito pong ang usapan namin ng mga OFW, I will help you to earn millions, but you need to help millions. So every year, we gather together at tumutulong po kami sa charity. Napakadami namin na ibigay na yellow boat. Just yesterday, nakapagpatayo na kami ng feeding center. Nakapagpatayo na kami ng bridge sa Muntinlupa dyan, yung sa may squatter dyan. Diba? Feeding, namimigay kami school supplies. Mas, and kahapon, nasa Marilac po kami, pinuno namin ng mga appliances, yung kanilang mga dorms, ref, TVs, etc. And bukas, pupunta kami ng Palawan, tutulungan namin yung community sa Nakpan. And all because these people are working hard to change the lives of many of our families. Training programs po namin is not just about financial literacy. No, we have health programs. Kasi anong gagawin mo sa pera mo kung may sakit ka? Yes. Diba? Yes. Kung mayaman ka sa abot ko, yung kamag-anak mo sa Pilipinas may sakit, ubos din lahat pinaghirapan mo. So hindi lang health, and most especially, yung relationship. No, we also teach OFWs on how to handle relationship, yung life mastery. Yes! Diba? Paano ba maging mas mabuting asawa? Diba? So, pinag-usapan, tinitrainingan din namin. And again, these are all for free! Yes! Yeah! Diba? Just this year alone, ang dami namin travel sa abroad. Yeah. So, you traveled how many? Hindi ko na mabilang na eh. So, first trip ko ba saan? Ringo? Nagpunta ako sa Middle East. Dubai, Abu Dhabi, Oman, Qatar, Kuwait. Then UK. Tapos nag-UK tayo. Paris. Tapos nag-Paris, Milan, Rome. Malaysia. Pumunta pa ng Israel. Tapos nag-Japan pa pala kami, nag-Singapore pa. Tapos bumalik pa isang ikot, Malaysia. Tapos isang ikot na naman. This is because yung puso namin, naniniwala kami na if you want to reach... And dahil hindi rin naman, may tatlo po kami anak, hindi naman po pwede 365. Sabi ni Terrence, kailangan na abot natin ang mas maraming mga overseas Filipino and we cannot travel every day of our lives. So nag-decide siya kahit hindi kami book writer na gumawa ng libro. So ito na po ngayon yung tinatawag namin na Fridge Handbook. Okay, Fridge Handbook. Nilaunch po namin last year dito. Tapos this year, nilaunch namin sa iba-ibang lugar din sa buong mundo. And nakakataba ng puso ngayon. Napakadami na po bumabasa.
ng librong ito sa iba-ibang parte ng mundo at marami na pong nabagong buhay dahil sa librong ito. Wala kaming tinagong mag-asawang sikreto. Lahat po ay nasa librong ito. Yes. W. Rich and Book. So we have officially launched this last year. At ang isang pangarap namin, I hope magkatotoo yung sabi ni, dumating din yung time na magkatotoo. I want to share. Kasi may disconnect po rin kami. Bukod sa ina-educate namin yung mga OFW sa abroad, yun ang suggestion ni Sir Francis many years ago. Sana dumating yung time, makonect natin sa mga Pilipino sa ating bansa. Kasi isang dahilan din naman kung bakit ubos-ubos ang pera ng mga OFW ay dahil din sa kamag-anak na naiiwan dito. So, we wanted na sana dumating ang panahon, makonect natin yung ginagawa natin sa abroad dito sa Pilipinas din. Na ma-educate din sila, malaman nila kung gaano kahirap ang ginagawa natin sa abroad. Di ba? So yun yung... Aside po from the book, no, we will launch, hopefully by this week or next week, the first OFW apps po. Na isa is a community app. No, yung Twitch community app is lahat ng mga OFW ngayon magsama-sama sa isang app. No, isang parang Facebook na ang pag-uusapan po ay hindi yung mga walang kakwentang-kwentang bagay, kung hindi lahat na pangarap, lahat kung paano magiging free and rich, lahat ng isang like-minded na OFW meos ng community app. Yes. Tapos we will also launch yung Twitch monitor. Kasi sabi ko, paano ka, kasi endpoint natin is uuwi ka ng free and rich. Pero anong gauge mo? It's like driving a car without any meter. So we will launch an app that will tell you more or less kailan ka makaka-uwi ng free and rich sa Pilipinas. Yung pangatlo, ginagawa namin po to namin lahat is because of the Future Rebo Foundation. Ito na. Wow. Ginawa natin kahapon. Nag-enjoy ba kayo kahapon sa Marina? Yes! Sarap ng feeling, di ba? Nakita nyo, nanliit pala ng mga problema ng mga OFW. Marami tayong pwedeng tulungan sa ating bansa. At ito ang pangarap din namin mag-asawa na sana tayo mga OFW ay makakontribute. Hindi lang Fridge OFW, kundi Fridge Philippines! Diba? Naka-focus na kami sa OFW. But the real vision is a free and rich Philippines. Diba? Mayaman ka na, pag uwi ka naman dito, makikidnap ka. Nakatinga ka naman sa subdivision, kakatabi mo, squatter. It's lonely on the top kung ikaw lang yung mayaman. Diba? Tapping the OFW is just the first step. Mabago namin yung buhay ng mga OFW. Anong kasunod? Mapabago nila yung pamilya nila. Yes! Pag nabago nila yung pamilya nila, anong kasunod? Mapabago yung community. Yes! Pag nabago yung community, then we will have a free and rich Philippines! A free and rich Philippines! Pwede nyo silang tanungin, pwede nyo kami kausapin. Nakita namin kung ano ang formula. Napakarami namang kababayan nating lumalabas ng bansa. Kailangan lahat ng kababayan nating lumalabas ng bansa bumalik ng successful. Pero they do not know what and how to do it.
and we are offering ourselves to be an inspiration, to be a tool to many OFWs. Dahil whatever na meron kaming mag-asawa ngayon, we don't own it. We owe it to all the OFWs. Thank you so much. And for that, okay, thank you so much. Thank you, our fridge man. Once again, palakpakan natin ang fridge man. Grabe, nakakapaliling pala ibo, di ba? Alam mo, Maris, nung unang nakilala ko sa'yo 3 years ago, sabi ko kay Sir Terrence, gagayahin kita. Malapit na. okay. Alam ba sa ganda trip? Kung gano'n ang katawan ni Sir Terrence, saan ang mga millennials sinasabi? Sana all! Okay, kanina diba na-mention ni Terrence and Tech somebody who is an instrumental to our growth. Nakatend din ako ng seminar na yun eh. 2011, tama? 2011. Napakaswerte mo talaga. The next speaker who will give a short message is something very close to our heart. Kasi silang mag-asawa is a witness to the Fridge Revo. Yes. Diba? Without further ado, would you like to call? Mr. Francis J. Cole. Siyempre, with that, the crowd is siyempre. Miss Delia Cole, ang bigitin! Thank you! The Fridge Revolution is always full of surprises dahil they are now exploiting my availability without telling me that I'm supposed to speak. First time nakita ko silang ibang puso nito eh. You know, I've been, I'm mentoring a lot of businesses here. I'm doing a lot of trainings out in corporate offices. Marami na ako nakita eh. Some people call them advocacies, pero they're actually milking the money from our overseas worker. Not a very good thing. Lahat ito na gimmick na nakita ko na. Doon sa first trip natin on 2011 na yun. Yes. 2011, and nag-training, 2012 po tayo nito. Yes, yes. So, lahat ng klase binibenta, lahat ng network marketing, lahat ng mga kung ano-anong binibenta. Hindi ako nagbibiro, doon lang ako nakakita na sobrang daming may pera, pero hindi alam. Now, I want you to understand one important thing. It's amazing to observe that the expansion of your wealth and the success of your life is directly proportional to the expansion of your knowledge and competence about that thing. Kaya kung hindi po nag-expand yung knowledge natin, eh, mas delikado yung may pera ka. Madali ko. Secondly, ang nakakaroon sa aming experience ni my wife, by the way. Yes! Lina, basta ko na yun. Lina and I, we celebrated our... Siya po, we celebrated our 39th wedding anniversary last year. She is my high school sweetheart. My one and only treasure. And treasurer as well. We have about 30 plus talks. Yung trip na yan because the embassies started inviting us, so we gave a lot of leadership seminar. And on the last leg, kasalanan din po namin. We have water deprivation, tapos pagod po lang sa tulog. And during the last leg galing London, my wife had a stroke after that trip. But because of that thing also, yung experience na yan, ang unang sinabi sa kanya, don't let Ted and Terrence know. We don't want them to have a guilt trip because we're part of this together. If you want something worthy to happen, the price will never be cheap. There will be a cost. Pero long after that, when you look back, kita mong naman yung long range effect now. And this is the effect I'm seeing now. Maraming pera, but they don't know how to handle their money. Kung wala pang pera noon, at ngayon biglang may pera ka, you need a different set of skills to be able to handle that competence. And most importantly, you need to have the knowledge to be able to do it. At ang pinakamalaking bagay sa lahat, you need to have the heart. The right heart understanding, number one, God allows you to have that
blessing, but it's a stewardship issue. Secondly, you gotta pass on the blessing to other people. So, salamat today. Every single person is a story. At ang ating inspiration dito si Ringo. First time ko namin si Ringo sa Roma, hindi pa ako siya ganyan. Ngayon, ang laki na daw. At hindi ako mag-aasa, basta may size ang lakos, lalaki pa rin. They're so active in their health regimen. At nakita ko marami nangyari sa inyo, ha? A lot of you have become healthier. So, ang richness and wealth is holistic. Hindi lang bulsa yan. You gotta care of your body. Itong nangyari, after we came back, my wife had a stroke, she took maintenance, hindi maganda, but that forces us to simplify and transform our lifestyle. At mula noon, nag-iba na rin ang takbo ng isip namin, nag-iba na rin yung health regimen namin. So today, I'm happy to tell you that she's not under any maintenance, but there is a way to achieve sustainable success. But it entails a lot of knowledge, a lot of hard work, and the right heart attitude, which I now see in Fritz Revolution. Maraming salamat. Okay, thank you so much, Mr. FJK. Good to be surrounded by people na talaga nakaka-expand ng buhay mo, di ba? Okay. Sorry naman. Oo naman, kasi si Sir Francis talaga, he completes us, di ba? Parati yung sinasabi, di ba? Blessing is a test. And test is a blessing. Correct. Pero by the way, nakalimutan ko kanina, baka hindi lang nakikita na Sir Terrence yung magiging problema nila in the future. Ano yun, Kuya? Ang problema kasi nila in the future, because sobrang travel nila every year, yung passport. Kasi last year, a year ago, sabi niya, when, ubus na yung passport ko, eh, ang haba ng pila sa DFA. Kung magkano sila, baka walang Prince Remo sa ibang country. So dapat, para sa mga taga-DFA, pag yung mga passport nila, so, puno na, magawa kayo ng 180 pages. Diba? Good problem. Okay, yeah. Marita, ito, hindi ko palalampasin ito. Unang, itong tao na ito, unang meet ko sa Oman, siguro ba, that was 4 years ago. Kasama siya sa delegates ni na Secretary Baldos, nung nagkameron ng problema sa Middle East, no? Dati siyang PUA administrator. Napakasipag nitong tao na to. Dahil sa sobrang sipag niya, na-promote naman siya sa OWA. And would like to call, without further ado, would like to call our OWA administrator, Mr. Hans Katna. Sir, sa inyong lahat. Ako po ay magbabasa ng speech kasi po ako po ay pinadala rin ni Secretary Silvestre Bello III. Wow! Yung kanyang message sa inyo. Pero bago noon, gusto ko rin magbahagi ng konti kasi katulad ng spouses, hindi naman katulad, but ako po ay anak ng OFW, naging OFW. Nanay, tatay ko ay naging inyenyero sa Africa at ang nanay ko naging caregiver nung nag-migrate naman ng tatay at nanay ko sa US. And, na-inlove din po ako sa Filipino-Chinese. Pero paliktad ano sa amin, yung wife ko ang Chinese at talagang nakita ko, no, all I had to do since we got married was to give her all the money. ATM lahat, anything, binabauna na lang ako kada linggo. Because, believe naman ako sa asawa kung paano niya nababalansi lahat ng aming kaperahan, no, na weekly, daily, monthly, whatever basis. Sige po, babasahin ko na yung speech. So to the men and women behind the Free and Rich Philippines Expo, fellow public servants, pagbati na rin kay former Congressman Bertiz, kasama ko rin po si Director Ann Gregorio. Ann, would you care to stand up? Okay. So,
naka-assign din sa Italia. Saka na-assign at sa Italy? Sa Roma. Sa Roma. And then si Sir J. Tebe. That's our advocacy. Na-assign naman siya sa Jeddah, Saudi Arabia. So fellow OFW welfare advocates, friends, guests, good morning. Ito po, galing kay Secretary Bello. On behalf of President Rodrigo Roa Duterte, he wishes to extend his congratulations to all for this noble honor. He also seeks your understanding for being able to join you today on this important occasion with his tight schedule and engagements that require his utmost attention. As alter ego on matters that pertain to our dear migrant workers, our modern-day heroes, I have been asked to represent him in this event that will set a milestone in the advocacy for the welfare of our overseas Filipino workers. We are grateful to the Fridge Revolution, together with like-minded organizations and advocates who untiringly promote the welfare of our OFW. We are thankful that there are many from the private sector who, like us in the government, are advocating the welfare rights and economic security of our global heroes. We are, however, sad that just the year ended, yet another of our kababayans who sacrificed being away from her family just to alleviate their poor condition in South Cotabato suffered maltreatment and gruesome death in the hands of her employers in Kuwait. The manner she was murdered was really revolting. This is why I have ordered a partial deployment ban on household service workers to Kuwait. We want to send a strong message to the Kuwaiti government to protest the brazen and subhuman assault committed to a Filipino and for the Kuwaiti government to do more to ensure the rights and security of our OFWs. Those of us in government continue to wrestle with the paradox of the value of our OFWs. That no Filipino has done more for his family and country, and yet their invaluable contribution sometimes comes with a tragic price. This is why we might declare a total ban to Kuwait if justice is not met for the family of our deceased OFW. Di pwede na wala tayong gawin sa mga pang-aabuso sa ating mga kababayan. Ayaw ni Pangulong Duterte na minamaltrato ang mga Pilipino sa ibang bansa. This is also the reason why we are scaling down our deployment of all types of workers to the Kingdom of Saudi Arabia. This is prompted by the long inaction of Saudi authorities on the long overdue monetary of hundreds of our OFWs, totaling more than 4 billion pesos, and which remain unpaid by Saudi companies today. Para sa ating Pangulo ang kapakanan ng mga OFWs ay hindi matatawaran. Our economy is now one of the strongest in the world. This is not only because of this administration's wise economic policies like the President's Build, Build, Build program. Also, the reforms in our taxation system and the President's social reform program have not successfully reduced the country's. Our economy grew significantly with the burgeoning remittances of OFWs. Ang isang hangad ni Pangulong Duterte ay ang makamit ang araw na ang pangingibang bansa ay isang choice lamang at hindi necessity. Until that day comes, the President has to guarantee the security ensure the welfare of our OFWs. We at the Labor Department continue to endeavor to achieve this. We are working vigorously to enhance our repatriation and reintegration programs to ensure the most benefits for our OFWs. We are also working closely with the countries of our OFWs to strengthen our bilateral agreements with them to guarantee the protection of our workers. The welfare of our OFWs is high in the President's priorities. This is why he is pushing both houses of Congress to fast-track the passage of the bill creating the Department of OFWs. They have a special place in the President's heart. He has always considered our OFWs to be the lifeblood of the countryside
and essential contributors to the development of our communities and the economy. But at the same time, the President is mindful of putting an end to their sacrifices. And to be able to do this, jobs, plenty of decent jobs have to be made available in our country. This explains the push to strengthen our local commerce and industries and raising the purchasing capacity of our workforce. Ladies and gentlemen, we are called upon to join the President in realizing his dream that one day, no Filipino will be forced to leave his family to work for a living overseas. Yeah! Before I conclude the Secretary's speech, I'd just like to say that we at the OWA have a reintegration program and we would be interested in further pursuing our financial literacy and reintegration programs in partnership with the Frisco. Yeah! Salamat si Pangulong Duterte sa inyong patuloy na suporta sa kanyang mga adhikain. Mabuhay ang ating mga OFWs. Maraming salamat po. Thank you so much, Admin Han! Grabe, grabe! Na ating mabuhay! Pwede po muna, official picture. Ayan. Easy lang, easy. Sila lang muna. Pag-ibig sa kapwa at pagbabayanihan. Mga ngiti kahit may problemang pasal. Sa diyang ganyan ng ating panlaban. Tahanan ang aking lahi sa ang lupa. Pwede patanong yung light? Pwede patanong yung light? Kasi nag-against the light siya. Hindi pa po tayo tapos. Okay. Miss Maris, grabe, di ba? Oh, isa na namang sabihin natin, nagwagi. Yes. Oh, ang mga OFWs. Kaya talaga ang sigal ng OFWs. So ito na yung solusyon sa problema ng mga OFW. Nakita niya, alam mo yung namatay sa Kuwait, hindi siya mamatay kung nag-join siya sa Fritz Rebo. Pumunta kayo sa Bridge Rebo para hindi kayo mapariwala. Okay, kaya, kasi meron na po tayo magsasalita ng isa pang special guest natin. Napaka-ano din dito. Okay, she's one of OWA senior officers. Oh my God. Ha? Okay na po yun.
Okay na po yun. Since okay na. Hindi okay na, kuya. So, since, sabi niya, diba, okay. Since di ba ito yung media launch, no? This is just part of our program. So we will give our chance for our media presence here. And we'd like to acknowledge them. Mr. NJ Rico Hermoso from CBN Asia. Kapitani Pama from CBN Asia. Yes! And of course, meron tayong taga-Chinese journal today, si Ms. Cheska Itable. And Mr. Bernie CBS-CBN. And of course, from Speed Magazine, si Ms. Tez Lim. Mr. Ron Ryan Buguyes. At syempre, meron tayong taga-Manila Standard, si Mr. Ned Welkan. Yeah! And let's welcome Ms. Myra Pancho from Go Loli Non Philippines. Yes, and of course, Mr. Jerome Vadrequela, our ABS-CBN TFC correspondent. Yeah! Okay. Yes. So we will be giving them the opportunity, chance. Not the chance, baka meron po kayong mga questions. The floor is open for a question and answer portion. Parang dito sa mga ating mga human gallery. Yes, and okay. Kayo sa ating mentors as well. Okay, so anybody from... Pakilala po kayo kung saan po kayong I'm Net Muestan. I'm not from Manila Standard. I'm from Pinoy Sandbox and Crossover 1051. Crossover okay. Will be online. Just wait and see. So, catch us. Crossover online. Just want to acknowledge the and I'm really inspired by all your speeches. I wanted to cry, kaya lang sayang yung mascara ko. So, congratulations. Okay. Sino po ang gusto pwedeng magtanong? They're open for questions. Baka meron kayong gustong linawin kasi medyo short lang kasi yung mga sinabi nila, di ba? So this is your chance, like especially mga taga-media, kung ano yung gusto nyong itanong sa kanila, lalo na sa ating mga fridge mentors. So anybody from the media? May question. Meron silang may tanong kasi yung haba nila mga kwente. So if there's no other questions, siguro we'd like to request no, and invite the media to join us for lunch at the Palms Country Club. Okay. Yes! Pwede mag-photo op muna. Ang maganda pag-photo op para hindi na rin kayo mag-ano dito. Dito na lang tayo. Photo daw yung mga ano. Dikit na lang dito, natin. Dito. Okay. Compress na lang, compress. Since okay na yung mga ano nyo sa media. Ringo, join us! Ringo! Andiyan na po si Ringo. Okay, isang table na lang, tapos sama-sama. Photo op plan. Thanks for watching. Bye for now.
after the